ginamit ko Filmora 9 para mas effective. Kasi nagloko yung Google Meet yata kahapon. Nag-meeting kami, nagloko yung recording capability nito. Kaya ginawa ko ito na ng Filmora 9. Yung Bandicam naman, 10 minutes lang yung na-record. Gusto daw bumili. Okay. Dito na tayo sa... Ako, teka lang. Ito na naman yung ating problema. Teka ha, pindutin ko lang tong... Ito na naman, baka huminto na naman ang screen ko. Ayun, huminto na naman. Ayun. Naglalag. Tatawa ba't naglalag? Hindi na naglalag po. Siguro may problema na naman ang signal ng ano ng Converge, kaya nagkakaganito. Okay, sige. Start na tayo. Start na tayo sa ating lesson. Oo nga. Medyo mabagal yung ano, yung response ng internet. Ano, biglang hindi sumusunod yung hindi sumasabay yung bibig ko dun sa nakikita nyo sa screen. Ano, hindi rin siya maselect. Ayun. So, screen natin. Ayun. Teka lang ha. Maayos natin. Bumagal eh. Kung kailan magkaklase na ako, biglang bumagal yung internet. Biglang bumagal sa akin. Sana wag masira yung lesson natin dahil dito lang. Okay. So meron ng 16 na attendance natin. Pwede na yan. Humabol na lang sana yung iba, no? Okay. Sige, start na tayo. Okay, tinignan ko kung paano ko ipe-present sa inyo si Confucius sa maikling paraan, sa loob lang ng isang oras. Kasi very challenging to dahil ang haba eh. Ang haba talaga. Tapos ang dami niya mga lessons, no? So, ang ginawa ko, yun nga, binanggit ko kanina, tinignan ko yung objective. Kaya lang sabi ko, nakukulangan ako kung dito lang sa objectives lang ako babase. So, yung dati ko nang ginawa, nilagyan ko ng historical background, no? Kung ano yung historical, yung ano yung kapaligiran ni Confucius before siya, yung ano ba, after his death, at saka before that. Para kahit papano, nagkakaroon tayo ng idea kung paano nabuo ni Confucius yung kanyang mga ideas, no? Kung paano siya nakapag-come up ng ganun. Okay? So, mahilig akong gumamit ng GIF o ng GIF. Kaya, nakakita ko lang ganito. Sabi ko, ginamit ko ito. Para medyo hindi naman masakit sa mata pagka nanonood kayo. Okay? Okay. Ayan. So, simulan natin dito sa background natin. Si Confucius, no, ay nabuhay sa panahon ng Zhou Dynasty. Yung Zhou Dynasty, no, yun yung kung isasama natin yung Xia o Asia Dynasty, no. Although ano yun eh, legendary yung status ng ano eh. Ayan, pinagpapa-admit natin. Teka lang ha. Teka. Ayan, medyo ayaw niya sumunod, no. Ah, si Duran. Ito na. Saan na si Duran? Ay, bagal niya. Grabe. Bumagal bigla. Teka lang ha. Ayaw lumabas yung ano. Yung taskbar. Ngayon ko lang na-encounter to. Pindutin ko itong window para lumabas yun. Balik tayo dito. Yan. Sige. Ay, lumabas yung taskbar eh. Okay. Nasaan yung sinasabi ko na wala talaga? Ayun. Ang status nung kauna-unahang dynasty ng China, no? Yung Xia Dynasty o Asia Dynasty.
ay kaya siya sinabing legendary kasi walang matagpuan na sulat. I mean yung mga materials na nagsasaad ng tungkol sa kung ano-ano mga nangyari doon, no? Kasi documented yung lahat ng dynasties eh. Merong mga nakatala, no? So posible, no? Posible na 'di ba natatandaan natin si Shi Huangdi, no, ng Qing Dynasty. Eh gusto niya magsimula kasi sayang ng China sa kanya. So natatandaan niyo tinuro 'yun sa Araling Panlipo ng 7 and 8, no, na iniutos niya pang pagsisirain yung mga materials, no. Although may sinasabi naman na na nagtira naman, no, nagtira naman sila. Kaya lang, alam mo 'yun, yung parang tigi-tigi isang kopya lang nung doon sa mga tala para kahit paano meron naman silang record. Pero yung sa mas maraming tao na may hawak ng ganong mga materials, eh pinagbawal yun. Kumbaga, lahat sisimulan sa Qing Dynasty. Okay? Sige, may papa-admit dito. Gusto ko sana maghintay muna ng konti. Kaya lang, alam nyo, ang hirap kasi maghintay. Eh. Kaya, kailangan masimulan na. Ibig sabihin na yan. Ito window. Sana pa yun. Okay. Sige. So, ayan. Ito naman. Ito na description nga, no? Yung Zhou Dynasty. Ito yung pinakamahaba, no? Sa lahat ng dynasties na umiral sa China. Alam mo, ang China, no? Ito ang may oldest na continuous civilization sa buong mundo. Kasi ang civilization... ang civilization ng China, yeah, may nagpapaan. Ang civilization kasi ng China eh hanggang ay oh, bakit nagpapa-admit siya agad? Di ba in-admit na kada? Okay. Ito kasi ay 8,000 years ago pa yung kanilang civilization. Kasi yung mga na, yung iba mga civilizations na nag-exist, yung mga taong nandoon, no? Yung mga original na syempre yung mga tao, patay nagkandamatay yung mga ninuno. Kaya lang, yung itinutuloy yung civilization, ito lang talaga yung as in yung oldest. No? Ito yung oldest, yung sa China. Kaya nga nakakabilib itong mga ano, Chinese people. Eh, galing-galing ng kanilang civilization. Okay, tuloy natin. Medyo pasensya na kayo guys, nadidistract ako ng kayo pag may nagpapaat. Kaya minsan nakakaroon ako ng problema sa iniisip ko. Okay, tuloy natin. So, sinasabi dito sa ating PowerPoint. Ayan, hinanap ko yung mapa ng China para mas makita natin yung itsura nung Zhou Dynasty. Yung Zhou Dynasty, ayan, di ba? So, ito yung People's Republic of China ngayon, nakikita nyo. Ito yung present na People's Republic of China, nakikita nyo sa mapa. Ganyan kalaki. Pero yung Zhou Dynasty ay nandito lang sa eastern part, northeastern part ng China. Ayan. So makikita nyo ganyan. Yan lang pala ang Zhou Dynasty noon. Okay? Sige, may nagpapa-admit. Add ko lang muna ulit dyan. Si Jimenez. Sige. Okay. Sesya na ha. Patigil-tigil tayo. Kasi pinapapasok natin yung iba. Okay? So ayan, given naman yan, nakasulat na, no, guys, nakikita nyo naman, hindi ko na para sabihin sa inyo. Yung naunang dynasty dyan, yung Pinaltan, yung Shang Dynasty, ito yung Shang Dynasty, ito yung kauna-unahan. Ito yung kinikilala sa China na pinakauna. Kasi ito, recorded, ito yung may mga materials, may mga reading materials ka na ancient talaga, na matatagpuan na nagsasabi ko ano-ano yung mga nangyari noon. Meron silang available na evidences na ito talaga ay nag-exist. So lumalabas yung Shang Dynasty, yung kinikilala, no, sa history na pinakauna. Although yung merong isang mas nauna, kaya lang legendary low status niya. So hinanap ko yung diagram ng tungkol sa mga dynasties, no. Ayan, alam niyo na naman 'to kasi napagdaanan niyo na 'to lahat, no. At minsan sabi mo, ano ba naman 'yan? Sasauliin namin 'yan, dami-dami 'yan, 'di ba? Kaya lang para sa akin, ang ganda niyang tingnan kasi tingnan mo, nasa loob pala ng 8,000 taon, ganito pala yung naging kalakaran sa kanila, no? Although pag tinuos mo yan, parang wala pang 2,000, no? Parang mga 2,000 taon pa lang yan.
Pero sinasabi na yung mga naon na nga, although hindi siya nakatala, no? Eh 8,000 taon na daw yung ano, yung sa Chinese civilization. Well, sabi nila yun. Okay. Ayan. Kinuha ko rin to, no? Kasi, napansin ninyo, ewan ko kung natatandaan nyo yung tinuro sa inyo sa Araling Panlipunan. Nakalimitan, no? Ng mga nagtatayo ng kaharian, yung mga tao na gustong maging hari, lagi silang may claim, which is the divine right. Natatandaan nyo yun. Okay, may papaan. Diba, yung mga namumuno, laging may claim yan. Na sila daw, kaya daw sila namumuno sa mga tao, at bakit sila yung dapat mamuno, eh kasi sila yung the chosen one, parang sa Star Wars lang, no? Sila yung the chosen one, sila daw yung parang kinasihan ng Diyos, na kung sino man yung Diyos na kinikilala nila, para mamuno dun sa mga tao, no, sa kingdom na yon. So, ganun ang nangyayari. Ayan. So, pinakikita rin. Although malabo, guys, ha, madadownload nyo naman ito sa internet. Pwede ko naman basahin ng mabilisan. So, ito yung dynastic cycle. So, ito yan. Yung old dynasty, itatax yung... And ito muna. New dynasty brings peace. Di umano, peace. No? So, umpisa lang naman yun, eh. Parang pagkabago kayong magkarelasyon, parang ang saya-saya nyo, no? Pero pagka nagtatagal na, yung pumapakit na lang, pumapakit, nagkakaroon ng away. Oh, may nakarelate bigla, di ba? Parang ganun lang yun sa dynastic cycle, no? Correct, di ba? O parang ito, tingnan natin kung makakarelate yun. Kunwari, relationship to. Sa pagka may bagong dynasty, it brings peace. O tama, peaceful, no? Parang ang saya-saya. Parang lahat ay masaya, lahat ay kumukuti-kutitap. Ayan. Tapos, rebuilds infrastructure. O kapag may binubuo kang ano, sa kanila, infrastructure, nagpapatayo na kung ano-ano. Kayo naman, mga binubuo ninyong pangarap ninyo, di ba? Oh, pagka tayo naging mag-asawa, ganito yung ating, ano, ilong babies natin. Oh, may mga kano, di ba? Okay. Gives land to peasants. Ayan, para nagiging ano ka, bibigay ka mga giveaways, no? Kasi ganun lagi, pagka ikaw may bago namumuno. No? Ganun talaga eh. Tapos, protects people, oh. Pagka sa umpisa, gano'n, napakaganda, di ba? Napakaganda, very ideal. Para pag may bago lang na mayor, bago governor, bago presidente, di ba? Gano'n yung politika yun eh. So, isipin ninyo, yung politika pala, nakakaabot kayo sa relasyon ninyo na mag-jowa, di ba? Okay, pagpunta sa old dynasty, eto yan, it taxes people too much, ayan na. Pumapasok na, eto pala tunay niyang ano, gusto, ayan. Pumbuhisan ng mga tao ng sobra-sobra na nagiging pabigat. Salip na nakagaang sa tao, nagiging pabigat. Ayan. Tapos, salip na protektahan ng mga tao, hindi na niya pinoprotektahan. Stops protecting people. Ayan. Tapos, yung mga pinatayo, pinabayaan na. No, pinabayaan na. Maganda, bulok-bulok ko yung masira yan. Ayan, oh, pakilap ko, napatayo ko na. Gusto niyo pa, paayos ko. Diba? Parang ganun. Okay. Tapos, treats people unfairly. So, hindi na maganda treatment sa mga tao. Ako, di mo ba ako kilala? Para ganun yung dating yun. No? Para pang ikaw may kapangyarihan, dapat, ano yun ka, sambahin ka, parang ganun. Isipin ninyo, guys, na itong pangyayari na ilibo-libong taon na nangyayari sa China at nangyayari sa iba't ibang society sa puno mo, sa bawat bansa, bawat karya. Di ba parang hanggang nangyayari? So, ibig sabihin, yung cycle niya, hindi na pumunod. So, para pumapasok yun doon sa katangian ng mga tao na humahawak, yung mga napupunta sa pwesto, di ba? Tapos yung iba, naisip ko ng bigla, no? Iba, sigaw ng katarungan, di ba? Yung mga, yung kung ano, anong hinihingi na ng pagbabago. Tapos, nung napaupo na sila, hindi naman nila binago ang society para itinalilaw nila kung ano yung sistema na tinututulan nila ng araw. Naisip ko lang bigla. Okay. Ayan, so tapos dito, lumabas yung nasa iba pa sa bandang baba. Ayan, nagsusulputan na yung problema. Baha, lindol. Eh, ano naman yun, wala naman sila magagawa doon. Natural disasters yun. Ayan, nagkakaroon ng rebellion ng mga peasants. Yung mga, ano, yung mga ordinaryong tao, yung mga mahihirap, yan. Tapos, yung mga invaders, yung mga outsiders, inaatake na yung empire o yung kingdom. Tapos, bandits and raid countrywide. O, ano, tama. Yung mga bandido, nung ano eh, gano'n yung uso yun eh, yung mga bandido, yung mga taong labas, inaatake na yung, ano, yung countryside. Ayan na, wala na. So, ang nangyayari tuloy, nawawala yung claim ng dynasty na siya ay mandated by heaven, o mandated of heaven.
Di ba, ganun nangyari. Binibilisan ko lang kasi baka tayo maubusan ng oras. Dapat sa oras lang to. Okay. Ito yung kanina, yung pinalta ng ano, Shou Dynasty. Nakikita nyo gano'ng kaliit. Ito yung Shang Dynasty. Pinakita ko lang sa inyo para makita natin. Kung may comparison tayo, pakita natin. So, ito yung Shang Dynasty. Ito naman yung Shou Dynasty. Medyo malaki yung Shou Dynasty. Okay. Natin. Ayan. So, ito yung sa Shou Dynasty, ha, nakita ko. I don't know kung siya talaga to, no? Pero ito daw yung ano, yung a powerful leader of Shou Dynasty, Wen Wang. Diba ito, plan over to? Ayan, no? Yun lang naman yun. Ganun lang naman yun, eh, no? Parang meron ka, nali, ano, yung pa, dinadahilan mo bukod sa ikaw ay, ano, yung kinasihan ng Panginoon, no? Kuno. Nakikita mo na, hindi, dapat ito mga pagbabago. Tapos nung ikaw na yung napawpo, wala naman, wala naman nangyari. Kaya lang, may ibang pangyayari sa Shou Dynasty na ipapakita ko sa inyo mamaya. Okay? Na parang na naging dahilan kung bakit na-overthrow siya ng King Dynasty. Okay? Kaya, so, ba't yung na-doble? Ah, ito pala yan. So, ito yung nakilala ang Shou Dynasty bilang period kung saan na ano yung nauso yung paggawa ng ano, paggamit ng tanso, no? Sa paggawa ng mga kung ano-ano mga bagay, okay? So kilalang kilala itong period ito sa ganung bagay. Yan nakikita niyo naman. Tapos dito umusbong yung tatlong major Chinese philosophies. Ito yung Confucianism, yung Taoism, at saka Legalism. Okay? Itong Confucianism at saka Legalism, yan yung ano, dalawang magkakontrapelo yan. Nakikita niyo yung mamaya sa ating lecture. Magkakontra yung dalawang yan, okay? Sige, tuloy natin. Ayan. Tapos ito pa, yeah, pwede naman ito mabasa sa kung saan-saan. Ito na yan. Yara, agriculture, merong... Kung sabagay, lahat naman ng ano eh. Lahat naman ng dynasties, merong naman nagagawa na para sa agriculture, military, no? Sa organization. Pero may isa akong nabasa, ito daw yung panahon na kung saan na-discover yung gunpowder. Yung gunpowder na hindi pa nag-exist sa Europe. Diba? Nakakatuwa lang doon kasi... Di ba ang bintang ng mga taga-West, no, sa Asia, ang mga Asians daw backward, barbaric, no? Pero tutusin, mas nauna tayo na civilized sa kanila. In fact, yung gunpowder na-invento sa Asia, hindi naman sa Europe. Kinuha nga lang nila yun, eh. Yung technology na yun, dinala sa Europe, eh, no? Para, tapos pinag-aralan, ginamit nila. Hindi nila original yun. Okay? Okay, yan. So, Shou Dynasty pa rin tayo. Yan, yung gunpowder, yan. Yung napanggit ko na nga, paper, etc. Yan. Compass. Yan, four great inventions ang tawag yan. Yan, kahit nakita na natin, yan. Given na yan. Ayan. Ito na, guys. Ito na yung dumating yung time, no, doon sa Shou Dynasty na nagkagulo sila. Bakit? Kasi itong mga estado sa Shou Dynasty, no, ito yung Qin, Jin, Yang, Qi, Han, Wu, Wei, Han, Chu. Ayan, ito yan eh. Sila, di ba, sakop sila ng, ano, ng isang dynasty, no? No? Ang problema, nagdeklara sila ng independence. Kumbaga, hindi mo kami, kumbaga, itong dynasty na ito, hindi kami kumiki, hindi na kami papasakop sa'yo. Kumbaga, nag-exist ka lang dyan. Yung pamilya na yan, na may hawak ng, ano, ng mga estado na yon. Pero kami ay independent sa iyo. Kumbaga, parang wala na talaga siyang matinding kapangyarihan over dun sa mga estado niya. Kaya sila, anong nangyari, naglabo-labo sila. Hindi sila magkasundo. Ang gusto kasi mangyari na bawat isang estado ay maghari sa kabilang estado. So, nag-away-away siya, naglaban-laban. Ayan, nakikita niya. So, itong Qin dynasty, itong Qin, no, na estado, ito yung ano, ito yung gustong ano eh, ito yung medyo makapangyarihan sa kanila, malakas, no? Na itong western part ng Shou Dynasty ang una niya na-conquer. Teka, may nagtataas ba ng kamay? Parang may nagtataas ng kamay. Ah, may nag-left ng group. Okay, sige. Nag-left lang. Nasaan na ba yun? Okay, yan. Kaya nakikita ninyo, ayan, may taon pa kung kailan nangyayari yung development. Tapos nakikita yung kulay pula, yung Qin. Ito yung dumating yung time noong 221 BC o BCE ay nasakop niya ng tuluyan yung buong Shou Dynasty.
no? Na-topple down niya yung hari, napatalsik niya. Nakain niya muna yung ano, western part, tapos yung eastern part, later on, nakuha niya lahat. Although, itong Qin Dynasty ay naglast lamang sa loob ng 15 taon. Pero ang dami niyang naging nagawang development. In fact, yung Zhou Dynasty, no? Ito yung, nung natapos ang era ng Zhou Dynasty, ito yung katapusan ng era ng Ancient China. E anong tawag doon sa Qin Dynasty? Ito naman yung simula ng tinatawag na Imperial China. Although, technically, pag tinignan mo, para naman sila ancient, no? Mas ancient nga lang yung ano, yung bandang Zhou, Shang, yan, Raka, Asia, yung legendary Asia. Huh. Pero ang naging simula ng Imperial China ay itong panahon ng Qin. Yan. Gatawin natin to. Okay, diretso na tayo. Sino ba si Confucius? Eto na yan. Yan. So, ayan yung ano, yung ayan, Latinized lang, guys, yung pangalan niya. Ayan. Ito talaga pangalan niya. Kung Kung Chiu. Ayan. Also known as Kung Chung Ni. Ayan. Yan sinasabi dito. Ayan, no, nandito sa records of the historian, yung kanyang detalye. Ayan. Tapos ano, ang kanyang birthday yata is September 28, 500. Nakalimutan ko na yung mismo exactong date niya, no? Nasa 500 BCE, no? Nakalimutan ko yung eksakto. Okay, guys? So, pinanganak siya bago mangyari yung Warring States. Kasi nangyari yung Warring States 458 BCE. So, ibig sabihin, hindi na siya involved sa nagdidigmaan yung mga yung pitong estado sa Zhou Dynasty. Pero bago pa man mangyari yon, guys, si Confucius nakikita na niya yung ano yung nagiging takbo ng sistema ng gobyerno nung time niya. At may mga hindi siya nagugustuhan. Kaya siya nakapag-come up nitong mga filosofiya niya na itinuro sa mga tao, no? Ayan. Tapos according to the records, ayan, ito nakalagay na. Kabilang siya sa branch sa Royal House of Shang. So, ibig sabihin, hindi siya basta tao. Diba, parang ang dating noon na hindi naman siya basta tao. Pero, may makikita ko yung mamaya dito na may something na parang controversial sa kanyang pagkatao. Hindi dahil sa pagiging royalty niya. No? Makikita natin yan. Alam, it was believed, ito yung sinasabi ko, that Confucius' father divorced his first wife. Okay? So, lumalabas, yung dinivorce na first wife, hindi yun ang nanay ni Confucius. Ayan. So, sa pumapasok, he then married a 15-year-old girl. 15 years old. Ayan. Tapos, teka, pagbigyan lang natin, papasokin natin to. Sino ba yun? Mm-hmm. Sino yun? Ah, si Peralta. Okay. Pinindot ko na. Madaya. Ay ma-admit. Ayun, gumana na. Okay, balik tayo dito. Saan na ba yun? Baka magkamali ako ng pindot. Ayan. Ayan. Eto ha, eto. Tingnan ninyo guys. Bakit niya dinivorce? Kasi ayan na nangyari. Ayan. Nabigyan lang siya ng babaeng anak. Isa. Ano, di pala isa. Mga ano, mga anak na babae. Tapos may isang anak, kaso disfigured. Titingnan natin, bakit, anong malaki problema niya? Bakit niya dinivorce? Dahil doon sa mga rason na yun. Bakit? Kasi po, sa society ng China, walang ano eh, hindi ganun ka-valuable ang babae. Kasi nga, ang itinuturo yon sa five basic relationships, na ang babae, lalong-lalo na yung asawang babae, no, si Mrs., ang trabaho niya ay maging obedient sa kanyang asawa. No. Parang sa society natin na ngayon na nakikita natin yung mga Chinese, no. Yeah, alam ni Ma'am Recuerdo na pag-uusapan namin 'yan. Eh. Sa kanila, kung ano sinabi ng tatay nila, lalo-lalo sinabihan ng nanay nila, kailangan sila lahat. Kaya minsan, pagka yung tatay ay ayaw dun sa manliligaw, wala silang magawa. Maliligaw ni Ma'am Recuerdo, halimbawa. Eh, ganun kasi. Ganun society. Hindi naman dahil sa... Sir, parang pareho din naman sa mga Pilipino. Parang pareho din, ha? Ano kasi,
di ba tayo, ang ating tradisyon ay halo-halo na eh. Mixture na siya ng Spanish, no? American, tsaka Chinese. Ang ganun ang heritage natin eh. Kaya may mga pagkakataon nung unang panahon, no? Na hindi ina-accept na talagang masyadong patriarchal na talagang dapat ko ano sabihin ni ama, no? Kung sino yung ano yung padre de familia, kailangan niya na masunod regardless kung mahirap o mayaman, no? Eh yung pala originally yun ang tinuturo ng mga Chinese, no? At tandaan natin, napakatanda na ng civilization nila. At sila ay malaki ang nag-impluensya sa ibang mga civilizations dito sa East Asia. Yun ang tatandaan natin, okay? Sige, tingnan natin dito. May nakalagay dito, ayan. Xu Maxian, ayan, refers to the relationship as a wild union. Which very possibly indicates that, ayan, ito yung sinasabi kong ano, ito yung sinasabi kong controversial sa part na yun. Lumalabas na si, ano, Confucius allegedly ay ipinanganak out of wedlock. No? Hindi siya ipinanganak ng hindi kasal yung kanyang magulang. So, malamang, ayan, malamang, ito ay, baka ito ay nadisgrasya ni, ano, nung tatay niya. Pinakasalan naman, kaya lang, nung pinakasalan, pinanganak na muna si Confucius. Eh, isipin mo, nung time na yon, no? Eh, tayo nga, inabutan natin, mga somehow, somewhere, ano, mga 50 years ago, kahiya-hiya pa yun eh. Let us say, even yung 30 years ago, inabot ko na yun eh. Medyo kahiya-hiya yun. Pagka pinanganak ka, tapos hindi ka sa magulang mo. Kahiya-hiya pa yun. Ngayon, hindi eh. Wala. Uso nga ngayon yun eh. Mas maganda nga kung hindi kayo kasal eh, di ba? Pinanganak ka na hindi pa kasal ang magulang mo. Ngayon, ngayon, di ba? Parang normal lang yun sa panahon natin yun. Ngayon. Pero, nung araw, aba, eh, ano yun? It's a taboo. Kailangan pagka, di ba nga, doon tayo nakakaring shotgun marriage, eh, di ba? Na kung saan, hindi pwedeng hindi mo pakakasalan ng anak ko, buntis na yan. Kaya ang ginagawa ng ibang mga loko-lokong lalaki, no? Pag type na type yung babae, binubuntis na. Okay, ginagahasa. Unfortunately, nagiging kawawang-kawawa sa lipunan ang babae. So, lumalabas dito sa Chinese society, no? Lumalabas na ginagalang naman nila ang babae, lalo na yung mga elderly. Pero hindi ganun kalakas at kataas ang role nila pagdating sa decision making, no? Talagang si lalaki o si father ang nagde-decide. Okay? Tuloy natin. Yan. Ito yung pinakakilala na pinanggalingan ng ano ng mga aral ni Confucius, yung Analects, no? Ako nga in fact nung hinahanap ko eh, hindi ko na makita yearbook ko. Dati-dati kasi, di ba pagkagraduate ka, kailangan meron kang moto. Okay, may kasabihan ka ilalagay dun sa ibaba. Yun sa ibaba ng graduation picture mo sa yearbook lalagay mo. Alam mo, ginawa namin magkaklase. Dahil ako naman eh, hindi pa mahilig sa mga quote-quote na ganyan eh. Di ang ginawa namin, dahil kami nag-aaral ng, napag-aralan namin si Confucius dati sa nung fourth year kami. Di kuha kami ng ano, photocopy, no? Sabi, uy, sige, pare, yan, akin yan. Inunahan ko, ito malaki yung ano. Makalimutan ko na yan mamaya, maaalala ko yun. Basta hati kami. Kaya yung nakalagay doon sa aking graduation photo, na meron akong yung parang kasabihan doon, no? O kaya quotation, galing sa Confucius. Hindi ko naman naiintindihan yun, ilagay ko lang eh. Ilagay ko lang doon. Pero kung tungkol kay Confucius yun, naalala ko lang kasi sabi ko, hindi ko pa na-realize noong time na kung gaano kalaki kalaking personality sa mundo ng philosophy si Confucius. Akala ko lang eh, basta tao lang siya. Part lang siya ng history ng China. Hindi pala ganun. Okay? Sige, tuloy natin to. Ayan. Ito, binabanggit niya tungkol sa kanyang pagiging buhay na siya eh, naging yung mahirap siya. Ayan. Tapos napilitan siya. Ayan, yun yung sinasabi. Oh, well, ayoko naman i-translate lang yan into Tagalog, no? Pero sa madaling sabi, minaalala lang ako eh, no? Di ba? Pag tinatranslate sa Tagalog yung English, no? Okay. Pero tingnan mo ha, very ironic, no? Very ironic. Pinanganak siya na royalty, no? Pero nakaranas siya ng hirap sa buhay. Di ba? Bakit ganun? Kasi nga, natatandaan niyo yung sinabi ko kanina, yung nakabase dito.
Ayan. Kasi nga, lumalabas siya illegitimate. Eh kung ikaw illegitimate, wala kang ganong kalaking karapatan. O wala kang halos karapatan. Talaga gagawa ka ng para ikaw ay ma-recognize. No? Parang naalala ko tuloy bigla yung ano. Ewan ko kung napanood niyo yung Joker. Na lumalabas dun sa istorya yon si Joker pala. No? Eh kapatid pala ni Bruce Wayne. Yung tatay ni Bruce Wayne, yun din yung ama niya. So ibig sabihin, hindi siya, ano, maganda pala ang buhay niya, magbubusin. Kaya lumalabas, illegitimate child siya. No? Kaya ang malas mo nung araw kung nabuhay yung iba sa inyo na, ano, na illegitimate yung status. Diba, alam naman natin. Ang malas mo, pagka illegitimate ka, lalo na medyo unang panahon, no? Lalo na kung medyo well-to-do yung tatay mo. Tapos illegitimate ka, naku, naghahabol ka na kayo, man. Makakakita ka na parang eksena sa, ano, makakaranas ka na parang eksena sa pelikula. Lumayas ka! Okay, di kita kilala. Yung pala, eh, kinakahiya kasi, kinakahiya yung ganun. Okay? Okay, in the time of Confucius, Moshi served as court officials. Ayan. Ito yung lumalabas ang unang ano, occupation niya. Keeper siya ng Lu Granary. Yung granary, yun yung guys, yung ano, lagayan ng mga inane na pala. Yung mga grains, yung granary, ayan. Ayan, so yan, lumalabas. So, nagtrabaho siya sa field, sa farming. Ayan, yun ang lumalabas na trabaho niya. Okay. It is not known exactly when Confucius began his, ayan. Ayan. Pero, in 518 BCE, he said to have met the teacher Lao Tzu. Ayan. Eto yung, hindi na gusto ni Lao Tzu yung ano, yung ugali ni Confucius. Sino ba to Lao Tzu na to? Ayan si Lao Tzu. According sa ano, drawing ng ano, artist perception. Si Lao Tzu. Siya yung ano, siya yung, di pa siya yung ano, founder ng tinatawag na Taoism. Ayan. Chinese Taoism. No? Siya, ang tingin sa kanya ni Lao Tzu, arrogante siya. Kasi nga si ano eh, si Confucius, eh, siyempre, ano mo, philosopher ka, eh, malimit ka, sabi nga, maraming yung philosopher. Eh, siguro, ang nangyari dyan, tingin lang niya, ganon, kasi nga, hindi sila magkasundo. Meron silang hindi pinagkakasundoan sa mga aral, kasi isa rin philosopher ito si, ano, si Lao Tzu. Kaya normal lang yun, nasabi lang niya, arrogant si Confucius, no? Staff siya. Okay? Ayan. Dito na tayo. Malapit na tayo dun sa, ano, dun sa mismo core ng ating pag-uusapan. Okay? Ayan. Confucius eventually returned to Lu. Ayan. Yung Lu, ito yung lugar kung saan siya pinanganak, diba? Ayan. Okay. Ayan. Ito nga pala, bigla ko naalala. Nung nagtrabaho siya sa, ano, sa gobyerno, parang napalapit yata siya sa ano eh, sa royalty niya, sa ano, mas mataas, no, sa kahari, no. Kaya nang later on nag-resign siya sa trabaho niya ron. Ano ko bakit? Kasi ito yung passage sa nabasa ko talaga. Medyo masagwa lang pakinggan. No? Hindi na masakabastusan. Pero nag-i-indulge kasi yung ano eh, yung hari sa orgy. Sa orgy. Alam niyo naman siguro yung orgy. No? Parang nakikipag-sex yung hari sa higit sa isang babae na sabay-sabay. No? Sa halip na ang ginagawa ng hari ay maging maayos na tao, eh, ang ginagawa niya ay ini-enjoy niya yung mga kamundo. No? Yung bilang isang ano, bilang isang nabubuno sa kanyang kaharian, ini-enjoy niya yung dapat ginagawa niya yung tama. Eh nakikita niya no, ni Confucius yun, hindi niya matanggap. Sabi niya, ano ba yan? Hindi ka. Dapat, leader ka by example. Paano mo maituturo yung tama sa mga tao kung ikaw mismo, hindi mo may tama sa sarili mo? Okay? Kaya ganun nangyari, nag-resign siya. Okay, naalala ko lang. Kasi ito yun eh, nagsisimula na tayo doon sa kanyang ano, teaching career. Yun. So it appears that he spent most of the time studying and teaching. Lumalabas. Ang totoo nga niyan, akala ni Confucius, walang nakikinig sa kanya. Although may mga disciples siya, pero akala niya, nung matanda na siya, akala niya, bigo siya. Akala niya. Pero hindi niya alam na time will come, yung palang kanyang mga aral ay gagamitin. In fact, ginamit yun sa civil service exam.
Totoo yan, kasi sa mismo sa China, ang China, ang kwento ko nakakamali, sila yung nagpauso nung yung civil service exam. Sa atin may civil service exam. Para saan ba yun? Yun ay pagsusulit sa mga taong gusto magtrabaho sa gobyerno. Para malaman kung ikaw ay qualified na magtrabaho sa gobyerno at mabigyan ng pagkakataon, hindi ka lang makapagtrabaho na hindi ka lang magtatrabaho, guys, pagka nakapasa ka doon. Basically, tinitingnan din yung possibility na ikaw ay magiging, someday ay magiging junior and senior official sa gobyerno. Sa atin kasi, ang definition niya, pagka, ang purpose niya, pagka ikaw nagdetect ng civil service, hindi dahil sa para maging mabuti kang manggagawa, hindi ganon. Unfortunately, no? Ang purpose kasi niya, para malaman kung sino ang matino, no? Kung sino ang qualified, competent, no? Pero unfortunately, yung iba, maraming yung ibang kumukuha niya na nasa isip, ma-permanent. Which is true naman. Kasi ang civil service exam, pagka na ipasa mo sa Pilipinas, ay magiging permanent ka. No? Hindi ka basta-basta matatanggal. Kasi meron ka tinatawag na security of tenure. No? Ganun ang sitwasyon niya. Okay. Ayan, next. Kaya eto na yan, no? Yung ito yung taon 498 BCE, he decided to leave his home. Ayan, meron siyang followers, disciples siya. Ayan. Kasi normal naman yun, pagka ikaw ay isang matalino, ikaw ay isang filosofo, may mga may mga maniniwala sa iyo, may mga mauuto ka. Well, I'm using the word mauuto kasi alam mo yun, minsan kasi yung iba hindi naman dahil siya naniniwala sa sinasabi mo. Yung iba naman, ay hindi naman naniniwala dahil naniniwala sa mismong sinabi mo na ang ganda-ganda ng mga sinasabi mo, tapos logical, ganyan. Hindi naman minsan logical na susunod eh. Minsan iba, fanatic lang eh. Nagagalingan lang sa'yo. Maganda ka lang pakinggan, pero hindi ka na naiintindihan. Pero pwede mo lang sabihin, disipulo niyo, sumusunod sa'yo eh. Diba? Nangyayari yun. Kaya ako lang nabanggit yun. Diba? Okay. Eto, may isang pagkakataon na muntik na siyang mapatay. Kasi napagkama lang siyang si Yang. No? Sa history ng China, nung ni-research ko yan, may dalawang klase ng Yang. No? Yung isang Yang ay malapit sa hari, kung ako nagkakamali, hari ng Zhou Dynasty. No? Tapos yung isa naman ay naging threat sa, parang rebel siya naman, sa Lu. So malamang, ang tinutukoy dito na Yang ay yung malapit dun sa kanya, dun sa vicinity niya, yun sa Lu, no? Na naging threat sa mismong community. Kaya siya ay muntik mapatay. Kasi napagkama na siya, siguro kamukha niya. Kaya gano'n nangyari. Okay, ayan. Ayan, eto na, ayan. He received his great respect from rulers, ayan. Normal yon kasi nababalta na pangalan niya. In fact, no? Kung ako nagkakamali, yung panahon na nabuhay siya ay halos magkasabay sila niya. Magkasabay yata sila ni Buddha kung ako nagkakamali. Kumbaga na medyo magkalayo lang sila pero halos yung popularity nila pareho. Popularity nila. No? Ganun na nangyari sa sa sitwasyon niya. Tapos, ayan, nakita niya, meron siyang large following. Tapos may mga confusion schools na tinatayo, no? Nakakatuwa nga kasi ano na talaga siya, may mga naniniwala na sa kanya. Normal na talaga 'yon. Okay? Ayan. Tapos ayan. Ayan. Ito na nga 'yung sinasabi ko kanina, ayan. Much of his time was devoted to teaching. He seems to have remained, ayan. Ito na 'yon sinasabi ko. Lumayo siya sa politika kasi nga nakita niya eh. Ang laki ng parang nakukurapan siya sa system, no? May mga bagay na sabi sa, para sa kanya eh hindi niya matanggap, no? Isa na nga yung binanggit ko sa inyo kanina, no? Hindi niya gusto. So lumalabas kasi na matuwid kasi siya. Kaya ayaw niya ng ganung klaseng bagay na nakakapulot sa mind. Kaya siya nagkapag-come up ng okay, nakapag-come up ng mga aral na para ma-improve, no? Ma-improve ang pamamahala sa mga tao at yung relasyon ng mga family members sa isa't isa. Ayan. Ayan, ito yung mala sa kanya kasi namatayan siya ng anak. Ayan.
tapos namatay yung mga yung disciple niya, favorite disciple niya. Ayan, nakikita na dito, kita naman niya. So pwede na kayo nang kampasan na, no? Disciple mo. Yeah, ganyan lang nangyari sa kanya. So, namatay siya na yun nga, yung binanggit ko sa inyo kanina, nung final years niya, feeling niya, no, kahit marami na siyang mga may confusion school na, no, lahat, parang para sa kanya, hindi pa rin siya successful, hindi siya, no? Yun yung nang naging problema kay, ano, kay Confucius. Kaya namatay siya na parang disappointed, no? Hindi naman niya na, alam na darating ang time na na-appreciate pala siya ng mga tao. Okay? Ayan. So, ito na. Ito na yung sa Confucius teachings. Ayan. So, tingnan natin. Ito yung ano. Punta, diretso na natin kasi napapahaba pala tayo dito. Ang haba nito eh. Saan na ba yun? Diretso na tayo. Ayan. Dito na tayo sa five basic relationships. Ayan. Yung Confucianism. Dapat pala, hindi ko na nilagay yun. Ang haba-haba na nun pala. Nakakaduling lang yun. Mamaya, tatanggalin ko yung part na yun. Siyang haba. Okay. Ito yung five basic relationships in Confucianism. So, yung given na yan, yung father, child, ruler, subject. Nga pala, ito. Sa pagpinakinggan natin, yung tinatawag na, ano pinagkaiba ng ano, no? Di ba naririnig natin, yung mga pinamumunuan, subject ang tawag. Pero bakit yung tinatawag mo sa constituents? Magkaiba kasi yun. Parang sinang pinamumunuan per se, no? Yung subject at saka subject sa saka constituents. Pero magkaiba sila pagdating sa sinusunod na yung pinagmumulan, no? Ng reason kung bakit sila tinatawag na ganun. Kasi pag tinawag ng subjects, ang mga pinamumunuan, ibig sabihin, ang namumuno dyan ay isang monarch, hare, o kaya reyna. Subjects yan. No? Dito sa pagka-constituents, ang namumuno dyan ay ano, ang pinaiiral ng batas ng bansa ay constitution. Ayan. So tayo, kagaya natin, constituents tayo, hindi tayo subjects. Nung time nasakop tayo ng mga Espanyol, subjects tayo. Okay? Ayan, balik tayo dito. Ayan, husband and wife, elder brother to younger brother, friend to friend. Okay? Ayan, nakalagay dyan. So ito yung ibang detalye niya. Ayan. Para kay Confucius, kailangan maging maganda yung relasyon ng bawat isa para makabuo ng magandang takbo ng pamumuhay. So, sabagay, obvious naman yun, kahit di naman niya ituro yun eh. Talaga yun naman ang ginagawa natin. Kaya lang, siguro ito ay reaction niya doon sa nakita niya doon sa society niya noong time na yon. Kasi meron yatang problema. May malaking problema, no? Kasi, nai-imagine natin na before na si Confucius, no? Ay nagturo ng ganyan, hindi ginagawa yun. No, maaari ginagawa ng ibang mga pamilya, pero hindi sa lahat ng pamilya ginagawa yun. So, para kay Confucius, mas maganda kung susundin mo yung five basic relationships para yung kabuuan, no, kabuuan ng Chinese society ay maging maganda ang takbo. Okay? Ito na. Ano, nandito yan. So ito yung mga detalye. Ayan. So yung father kailangan mahalin niya yung ano anak niya, syempre tama naman yung mahalin mo yun. Kaya lang ito, take note nito. Ang laking bagay sa Chinese society kapag ang tatay mo ang nagmamahal sa iyo kaysa yung nanay mo magmahal sa iyo. Take note niyo. Bakit? Eh kasi sino ba nagde-decide? Tatay. Sino makapangyarihan sa pamilya? Tatay. Di ba sa atin sa Pilipinas, no, pagka may hindi mo na alam ang ginagawa mo, tapos ultimo masaktan ka, kaya daw mo minsan nanay mo eh. Natakot ka, nanay ko po. Di ba? Napansin niyo yun? Kasi medyo may patriarchal sa Pilipinas. Eh. Although, yung ating society, yung politika natin, ay nakakiling pa rin sa mga lalaki, no? No? Pero pagdating sa relationship natin, para lumalabas sa mga Pilipino, mas lapit sa nanay eh. Ganon. Pero sa kanila, hindi. Sa kanila, hindi. Mas malaki ang role. Pinakamalaki ang role ng tatay. Ng lalaki, particularly. No? Diba? So, ang trabaho naman ng anak ay igagalang niya ang tatay niya. So, ano man ang maging desisyon ng tatay niya, kahit lapag sa kalooban niya, kailangan niya igalang. No?
sa atin, lumalabas itong sistema nila ay ano sila, hindi sila democratic. Bakit? Kasi sa democratic society, hindi pwede yung ganun. Lahat tayo, kahit gano'n ka, kahit magkaiba tayo ng edad, no? Educational attainment, sa mata ng batas, pare-pareho lang tayo ng karapatan. No? Maaring sabihin na magkakaiba tayo ng, eh sir, eh, syempre, yung may posisyon, may karapatan yun. Yung bang, kumbaga, hindi sa ganun eh. Siguro, pribilehiyo nila yun. Iba-iba tayo ng pribilehiyo. Kasi yung nagkataon na pinanganak na mayaman, syempre, mas maganda pribilehiyo nun. Okay? O kaya yung mas matanda na sa'yo, may pribilehiyo yun kaysa sa'yo, mas mataas. No? O kaya yung may posisyon. No? Pero sa mata ng batas, ay pantay-pantay lang tayo. Okay, tatandaan natin yan. Baka ko na ako kausap. Ano ba ako kausap dito? Ayun, meron pa. Sinetse ko lang. Okay. Sige. Tuloy natin. Ayan. Ito sinasabi. Ayan. A husband should be good to his wife. Tama naman yun. Wala naman ako nakikitang mali doon, diba? Tama lang yun. Kaya lang, ano yung definition ng good doon? Diba? Ano yung definition ng good doon? Lumalabas kasi na pag tinignan mo, good provider ka. Lahat ng pangangailangan ng asawa mo, bigay mo. No? Lahat ng pangangailangan, bigay mo. Pero hindi sinasabi dito na hindi mo siya pwedeng saktan. Kasi tinan mo, ba't ko nabanggit yun? Kasi tingnan mo yung kasunod na linya. And his wife should in turn be obedient. Kailangan maging masunurin. Eh kung hindi maging obedient, ano mangyayari? Diba? So, dyan na dumarating yung punto na nasasaktan na yung babae. Natatandaan natin dyan. Nasasaktan na. Nadadali siya. Nasasaktan siya ng emotionally at saka physically. Ganun ang nangyayari. No? Kaya guys, ito yung punto na tinitingnan natin. Parang ang gandang tingnan, no? Pagka itinuturo yung Confucianism, pero pag tinignan mo mabuti, parang meron yatang ano, sublay doon, no? May sublay diyan. Hindi ako naniniwala perfect 'yan. Kasi alam mo 'yon, kasi maganda yung layunin ni Confucius. Kaya lang parang ang nakikita kong problema diyan. Parang masyado naman yata ang killing sa lalaki. Hindi ibig sabihin, halimbawa, hindi na maganda yung decision na gagawin ng lalaki, pero dahil ang rule sa Confucianism ay kailangan maging obedient ng asawa, no? Ni Mrs. sa kanyang mister. Eh kahit mali na yung ginagawang decision, kailangan mong maging obedient. Diba? Kasi siguro, kaya ganito ang nasasabi ko, kasi gusto ko yung democratic. Eh, no? Kailangan kasi yung para ang ginagawa natin decision ay para sa general welfare ng mga tao. Hindi pa pwedeng makikinabang ng isang gender. Diba? O makikinabang ng isang sex. No? Huwag daw gender kasi ang gender daw, pinipili daw yun. Diba? Dati kasi ang gender, alam natin, male or female. Ngayon kasi ang gender, ang definition, pinipili. So maaaring lalaki ka, maaaring babae ka, pero feeling mo, hindi, nalaki yung gender. Parang gano'n, diba? Okay. Okay, napakit ko lang yan. Tapos eto, yung older sibling, no, should be gentle to younger siblings. Tama naman yan. Siguro, anong nangyari dyan? Nakikita ni Confucius na ang mga kapatid ay hindi nagiging mabait talaga sa younger. Kasi hindi natin, alam ba kung bakit? Eh kasi di ba, kahit naman society natin, kung sino si kuya, si ate, no? Minsan ano eh parang ginagaya niya ng magulang niya. Eh. Diba? Pagka alam mo mga minumura ng magulang niya yung kapatid niya, o siya, no. Gagawin niya, gagantihin yung kapatid niya mas bata o kaya papatok-batukan, ano 'yun. So, hindi na ako nagtataka na kaya 'to nasabi ni Confucius. Ibig sabihin, maging mabait ka sa mas bata sa iyo. No? Tapos yung younger siblings naman, kailangan maging respectful naman dun sa mas matanda sa kanila. Wala naman masama doon. Hindi ko nakikita masama yun. No? Kasi kailangan yun eh, para maging perfect yung ano, harmony dun sa pamilya. No? Ang nakikita ko lang kasi na hindi ko masyadong, hindi masyadong okay sa akin personally, yung tungkol dun sa obedience ng wife. No? Kasi,
Alam mo yun? Kung sa bagay, kahit doon sa pagiging respectful, may question din ako doon eh. Paano kung binaba, kung hindi na talaga maganda ugali ng matanda mo kapatid, respect ko pa rin ba? Siguro ganun lang ako mag-isip, no? Hindi ko sinasabing ganun na isipin niya, guys. Pero, ano kasi ako, liberal kasi ako mag-isipin. No? Kasi ang para sa akin, hindi na tawa na, halimbawa, yung hindi niya natin, respect begets respect. Pag nire-respeto mo ako, re-respeto din kita. Okay? So, ganun kasi pamantayo ko eh. So, kaya pag ako nakakarap na ng pagbabastos, eh, nagiging bastos na rin ako. Ganun nangyayari sa akin. So, anyway. Ayan. Ayan, tapos, nakalagay dito. Finally, two friends should be considerate and respectful of each other. Ayan. So, tama naman yun. Diba? Tama naman yung sinasabi ni Confucius tungkol doon. Okay? Ayan, meron pa dito kung, ayan ha, nakikita natin. Ito yung ano, yung diagram na simple. Ayan. So, yung father, mamahalin niya ang anak niya, tapos in return, igagalang niya daddy niya. Diba? Yung tatay niya. Ayan. Tapos, yung eldest son, nakikita ninyo, ayan o, magiging gentle dun sa younger. Tapos, ito naman, re-respeto ng ano, ng younger yung ano, yung kanyang mas matanda sa kanyang kapatid. Ayan. Nakikita nyo na yan. So, pagka tingin mo maigi, pumapabor lagi sa mas matanda. No? O kaya yung parang, yung sinasabi na parang ano, yung head of the family. No? Lumalamang ang base sa diagram na to ay lamang ang lalaki. Kailan na nagiging pantay? Pagka ang relasyon ay kaibigan sa kaibigan. Pantay yung dalawa. Pero kung pagdating dun sa pamilya, no, ay lamang ang lalaki. Lamang ang lalaki. Tapos panganay. Kung baga lalaki ka, tapos panganay ka pa. Kaya kagaya sa case na to. Eldest na lang ginamit dito. Eh. Tapos silang lahat ay dapat gumalang sumunod sa emperor o sa hari. Kasi nga, ang emperor o hari ay merong divine claim, no? Divine right na tinatawag. May mandate daw ng heaven. Okay? Ayan, punta tayo dito sa filial piety na tinatawag. Ano yung filial piety? Ayan, ito yung kahulugan niya, nakalagay yan. So, sa Confucianism, ito yung pagbibigay natin ng paggalang, ng ano, pagsunod, tsaka pag-aalaga sa ating mga magulang at tsaka sa mga nakatatanda. No? Sa China, kahit sa mga pinanonood ko documentaries, sa kanila, ano eh, iba pag matanda. Kahit pa paano, nire-respeto nila. Kahit pa dumanit yung tinatawag na cultural revolution. Although, ah, pag pinanood din yung ano, videos tungkol sa cultural revolution, yung mga kabataan na sumali doon sa, ano, yung kamustuhan ni, ano, ni Mao Zedong, no? Namaklunsan ng ano, cultural revolution. Kasi ginawa niya yun kasi para maging popular siya ulit. Kasi si Mao Zedong, noong time na yon eh matetepok na. Namatay siya 1975 yata eh. Matanda na si Mao Zedong. No? Eh nangyari yung Cultural Revolution 1968 yata. So, para ma-regain niya yung popularity niya kasi nag-wane na kasi nakikita ng mga kalaban niya eh. Tsaka ng Chinese people na si Mao Zedong nagkakasakit na si Mao Zedong ganun na. No? Kaya ginawa niya yun, yung Great Leap Forward. No? Tapos na sa Cultural Revolution. Ayun. Doon sa Cultural Revolution, nakita ko mga pictures at saka videos na hindi umubra tong filial piety na to. Na kahit yung mga matatanda din na dinagala. Meron nga doon yung bago patayin. Ayun kung nakita na ninyo, yun nalagay ng placard. Nalagay ng placard. Placard niya, yung mga Chinese characters, hindi mo nababasa. Tapos ginugupitan nila ng book sa dito. Bago nila i-file its kuhan niya. O kaya pa rin sa ulo. Kasi ito yung guys, yung mga tao, regardless kung anong kasarian nila, regardless kung anong edad nila, ito yung mga kalaban ng mga tumututol, no? Kay Mao Zedong. Dito nga ako nakakita guys nung ano eh, yung mga images ng ibang religion, no? Na ay pinagsisira sa liwasan. Pinagsisira nito mga kabataan na involved sa tinatawag na cultural revolution. Naalala ko lang bigla kasi dahil dito, no, sa filial piety.
sa mga Chinese, no? Meron nga ako, ito, bigla ko naalala, guys. Nakalimutan ko lang kung saan lugar sa China ito. Pero may isang lugar din sa China na dinevelop, na kung saan yung ano, yung paligid, hinuhukay. Hinukay nga, hinukay yung ano, kasi magtatayo ng pundasyon, magtatayo ng matataas na buildings. Kaso may isa doon na may-ari ng bahay, may-ari ng lupa, na ayaw niyang ibenta yung kanyang ano, ibenta yung kanyang property. Ewan ko, nakita na ninyo online yon, tingnan ninyo yung sinasabi ko. Eh, matandang babae. No, matandang babae yata o lalaki, basta matanda na siya. Iniisip ko, bakit di ba alam naman natin na ano eh, komunista yung bansang China? Kasi nung patansigin nila yung tao doon, di ba pwera sa nila, aresto yun nila, agawan nila ng lupa. Pero alam mo, ginawa ng mga contractors, no? Eh kasi contractor ng gobyerno yun. Hinukay yung paligid. Tapos gumawa sila ng, yun, ginawa nila yung mga buildings, pero naiwan sa gitna yung ano, naiwan yung mismong bahay, yung pinatitiligan. Yung matanda, nandoon. So, lumalabas, sabi ko, ba't kaya, nung araw dati, no, hindi ko pa nababasa yung tungkol sa Confucianism na ganito kalalim. Sabi ko, ba't kaya ganon? Di ba, dali-dali lang naman nila gawa ng solusyon mo. Arresto yun nila, pag-ilipat nila, pwersa yun. Yung pala, dahil dito sa konsepto ng filial piety. Alam mo kasi, ang mga Chinese, kahit sabihin mong komunista na yan, hindi naman nila nakakalimutan yung tinuro ni Confucius. Hindi naman nila nakakalimutan yun. Ikinagalang na matanda sa China. Kasi alam mo yun, kasi tandaan natin na kahit nagkaroon ng pananakop, no, inagaw ni Mao Zedong at saka ng mga politburo ang Chinese government, no, ang pinaka-backbone, no, ang pinaka-pinanggagalingan ng lakas ng komunismo sa China ay yung mga peasants tsaka yung mga ordinaryong tao. Siyempre, pagka hindi mo naman pwedeng dinuduldul mo yung aral mo sa yung pawisin mo na tinatalo. Pero hindi mo mawawipe out yung natutuhan ng mga tao na nandun na wala ka pa, wala pa si Mao Zedong. Which is Confucianism. Nandun yun eh. Embedded yun sa pagkatao ng, ano, ng Chinese society. Kaya sabi ko, kaya umubre yung ganong sitwasyon. Na hindi pinatulan yung matanda. Talagang itinira yung kanyang ano. Ewan ko na doon pa, baka naalis na rin, baka napakausapan, baka namatay na, di ba? Pero nung time na yun, talagang hindi ginagalaw. May video pa nga nag-i-exist eh, no? Sa YouTube, tingnan ninyo. Ano ko, meron pa yun eh. Na talagang sabi ko, hindi talaga ginagalaw. Kasi nga, may ganun silang ano, konsepto. At doon ako napahangalo, kasi sabi ko, kahit pala komunista, marunong pala gumana sa tao. Kahit pa paano, di ba? Hindi ko sasabing ang communism ay mabuting-mabuti. Kaya lang, doon sa particular na sitwasyon yun, okay siya. Ayan. So, ito yung mga samples ng filial piety, no? Ayan, yan. Ako, naalala ko nung bata pa ako, pinagagawa sa akin na ngayon, kaya pinapahin. Diba? Yung iba sa akin, nakakarate. Pinapagulit-tapubag. So, in short, iginagalaw nila sa society nila ang mga matatanda, no? Sobra ang kanilang respeto at napakaganda naman, no? Okay, mahal nila ang mga matatanda sa kanilang society. Okay. Nasaan na ba yun? Okay, nandiyan pa pala kayo. Okay, next. Ayan. So, ito yung panghuli natin na topic, ay yung tungkol sa pagiging gentleman. Kasi ito yung itinuturo ni Confucius, no, na dapat ang mga tao, no, ay maging gentleman, no. Kumbaga, para makompleto yung lalo ang tinuturo ni gentleman ay lalaki. Ay, ito na naman tayo. Balik na naman tayo dun sa pagiging bias ni Confucius sa lalaki. No. Eh kasi ano yun eh, 'di ba? Malimit naman natin. Nakikita natin na sino ba ang natatala sa kasaysayan. Unfortunately, ang nakalagay lagi sa kasaysayan, lalaki. Majority, hindi ko masasabing walang babae. Kaya lang yung pagtitingnan mo, yung ancient times, no? Hanggang doon sa Middle Ages, no? Hindi ganun kalaki yung ano, hindi ganun karami, I mean, ang bilang ng ano, ng mga pangalan ng mga babae sa history.
Diba? Malimit, nababanggit sila kasi asawa sila nung great men. Pero yung nagsusulat kasi mismo ng kasaysayan, ay lalaki. Parang it's a taboo, no? Na pagkababae ang gumawa, no? Kaya pagkababae ang parang nangunguna sa society ay hindi maganda. Kasi ang dating, no, sa, lalo na sa Western world, no? Ang kultura nila ay ano, eh, parang ang babae secondary ang, ano, ang role. Although ngayon, iba na siyempre. Ang sinasabi ko yung lumang panahon. Kaya nga ganito, bigla ko naalala. Naalala ko nang itong puntong to. Diba sa atin sa Pilipinas noong panahon ng Kastila, hindi pinag-aaral ang babae. Ang trabaho niya, mag-aaral ka pero hindi higher level. Ah, may umahabol si Kabitin. Ayan, umahabol pa. Ah, ang role niyan ay mag-aaral ka naman pero ang focus ng pag-aaral mo ay nasa pananahe, pagluluto, nasa, kumbaga, yung parang household chores. Yes, nandoon, nandoon ang ano ang focus. Wala naman masama doon. Kaya lang ba, para bang ikinahon nila yung mga kababaihan doon sa ganong bagay. No? Hindi rin pwede bumoto. Kasi sa atin, sa Philippines, pinayagal lang yata bumoto babae, 1940, kung doon nagkakamali. I mean, maraming karapatan na wala, hindi pwedeng kumandi dati sa mataas na sa posisyon, no? Hindi nga pwedeng maging sundalo nung araw eh, at saka polis eh. Pero kung titingnan natin sa Philippine society, hindi ganun ang original na setup natin. Before the coming of the Spaniards, mataas ang pagkilala sa mga kababaihan. 'Di ba, meron pa nga tayong pinag-aralan nung araw sa legacy, no? Ako na doon sa inyo. Nakapag daw naglalakad ang mga Pilipino, yung mga ninuno natin, hindi naman sila Pilipino, basta ninuno natin, hindi pa naman nag-exist yung word na Pilipino. Pero nakakaintindihan na tayo na sila yung Pilipino. Na pag naglalakad daw yan, ang mga kalalakihan, at nagkasabay ng mga babae, ang mga kababaihan ay pauunahin nila maglakad. Sila ang maunang maglakad. Sila sa unahan. Sa likod ng mga kalalakihan. Ay bilang, yun ay ginagawa bilang paggalang sa mga babae. Naalala ko lang. Sineshare ko lang sa inyo. Okay. Eto, yung pagka daw ay kay magiging ano, gentleman, no? Eh, kailangan magkaroon ka ng 5 major characteristics. Ayan. Kailangan daw ay may humility ka, may sincerity, may graciousness, may magnanimity, and diligence. Ayan. Ayan. So, ito, sinasabi dyan. Ayan, no? Says that humility and sincerity make others but put their trust in a person. Ayan. Tapos he states further that humbleness comes with respect, being magnanimous. Yung magnanimous, guys, ito yung ano yun, yung forgiving ka. Yung kaya mo magpatawad. Kasi ano ba yun, ewan ko, parang ang hirap yata sa lalaki minsan. Although, katangian din naman ng babae yun, na mag, yung minsan yung magpatawad. Bilang tao, nahihirapan tayo sa ganang bagay. Siguro, naalala ko yung sarili ko. Yun din ang nagiging problema ko minsan yung pagpapatawad yun. No? Pero sa akin naman kasi, pagka sa case ko, pagka ano naman yung may boiling point na tinatawag, hindi naman ko galit-tala, hindi naman ganun. Kaya lang siguro minsan, akala ng ibang mga bata ay hindi ko sila pinapatawad. Ayoko lang muna makipag-usap. Ganun lang kasi ako eh. Para lang, kung gusto ko kasi mag, ano, yung lumamig talaga. Para gusto ko, pag humarap ako, totoo ako, hindi ako haharap sa inyo ng fake. Diba? So anyway, ayan. Ito yung ano, ito yung pinapakita ni Confucius, no? Which is okay naman, kasi binubuo nito ng tama yung pagkatao mo, eh. No? Binubuo nito ng tama yung pagkatao mo. Kasi, alam mo yun, ang hirap kasi ng lalaki ka, tapos gusto mo lang gawin yung gusto mong gawin. No? Kasi ang kaya nakabuo si Confucius ng ganito kasi kahit hindi pa man niya buuhin to, ang laki-laki ng role ng ano eh ng mga lalaki sa Chinese society. So kailangan yung mismong may pinakamalaking role ay malinaw na malinaw kung ano talaga ang gagawin niya nang magiging mabuti siya sa kapwa niya. Although guys, ang nagiging nakikita kong problema dito ay yun nga, ganun pa rin sinasabi ko, may gender bias. No, may gender bias kasi nga dapat hindi ganoon.
hindi ganun dapat ko magpantayan. Kaya lang, tandaan natin, na nangyari to, ano to eh, ancient times eh. Ancient times na naisip to. Eh, hindi naman naabuti ni Confucius yung pagbabago sa mundo. No? Na nakita niya na, ay, ang mga babae pala ay may potential, no? Malaki pala ang kayang gawin ng mga babae, hindi lang pala kaya ang babae lang nakakagawa nito, ang lalaki ay hindi. I mean, ang mga lalaki ay kaya din gawin ng mga babae yung ginagawa ng maraming bagay na ginagawa ng lalaki, di ba? Kaya din niya mamuno, no? Kaya din niya mag-isip, minsan mas matalino pa sa lalaki, di ba? Okay? So anyway, meron akong gagawin mamaya na video pero hindi ko na siya ilalive. I-re-record ko na lang tapos i-upload ko sa YouTube. At pwede ninyo mapanood yun, no? O baka bukas nyo na mapanood. Gagawin ko pa sa i-edit ko yun eh. No? Tungkol pa rin kay Confucius yun. So magbibigay ako ng parang ano, ng life lessons. 10 life lessons in Confucianism. I-re-record ko yun. So, ano, i-upload, ipapakita ko yung ipapost ko yung ano, link nasa inyo kung gusto nyo panoon. Hindi naman siya obligasyon. Okay? So, yun na lang guys ang ating lesson for today. Teka, mag-aaral tayo. Huwag natin kalilimutan. Tayo ay mag-screenshot. Asan na ba yun? Ayaw kumindo yung presentation. Pinipindot ko yung stop presentation. Ayun, okay. Sige. Lalaan. Maganda tayo. Screenshot lang tayo. Screenshot. Bago ko kayo pakawalan. Okay. Sa mga... Teka, tingnan ko. Meron bang lumabas ng attendance? Nag-action talaga. Nag-download siya. Ngayon ko lang ito. So anyway. Sige, sa mga gusto mag-open ka, mag-open ka. Sa mga gusto mag-open lang, mag-open lang po ngayon. Screenshot ko lang. Okay, ready? Okay, ready. 1, 2, 3. Save ko lang. Ah, si Rudel pala yun. Yung nasa ilalim. Ayun, sige. Okay, okay. Thank you very much, guys. Pasensya na kayo, ha. Pasensya na kayo sa sobrang delay. Okay. Thank you po, thank sir. You. Thank you. Thank you po, sir. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po. Thank you. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you. Thank you po, sir. Thank you.